kapatid kong Araminda. Nagdiriwang ang buong reyno ng Kastilya sa iyong pagdating. Huwag mo na akong tawagin na Araminda. Esperanza na lamang ang tawag niya sa akin. Hindi mo ba nalalaman na nagpabinyag na ako? May tama pala ako ng usapan. Maganda kayang lalaki sa Prinsipe ni Rami. Mahal kong kapatid. Kasing ganda siya niya. Sanang pag ito sige akong makikita. Tingin ko ay hindi masaya ang ating anak. Talagang ganun, mahal ko, Raya. Alangan mo saya. Alangan mo lumpot. Hindi ba't ganun din ako ng tayo kinasa? Wala akong naniwala na ang sinasamagandang lalaki sa babaw ng lupa ay si Prinsipe Minando. Kay palad sa dilang mapalad dito si Prinsipe Minando. Ang ganda ng kanyang mapapangasawa. Oo nga. Hindi nga nagpagtapas sa akin ang Prinsipe Minando na hindi pa rin siya mag-asawa. Alay mo, hindi ba siya nagaganda kay Princesa Espinasa? Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't bigla ka naman doon sa'yo? Gawa-gawa ko lang yun para matapos kagad ang pagsasayaw namin ni Espinasa. Wala akong karamdaman. Wala akong sakit. At alam mo, Ramiro, habang sumasayaw ako, meron ako narinig na tinig. Tinig ng isang babae. Ano sinasabi sa'yo? Huwag kang pakasal. Huwag kang pakasal. Tumigil ka sa inyong pagsasayaw. At kinurot pa ako. At kinurot? Saan ka kinurot? Eh saan pa? Di sa puso. Sa puso? Eh ano ngayon ang pasya mo? Hindi ka pakakasal? Hindi. Dapat mong malamang si Princesa Esperanza ang pinakamagandang babae sa ibabaw ng lupa. Ano mong bagay ang lumalabis ay masagwa. Ang matamis, pag lumabis, nakatutusi. Ang bango, pag lumampas, nakangungungo. At ang kagandahan pag sumobra, nakaduduli. Kaya hindi ako magpapakasal. Hindi ka pakakasal? Nalalaman ba ang bubungan ng iyong gagawin? Big man! Ng Kastilya at Granada. Babahanan naman ng dugo! Huwag. Hindi ka ba marunong lumungon sa dugo? Ano yung katatakot mo? Sanay naman tayo lumungon sa dugo. Ang mabuti ba, Conde Ramiro? Pagbantay ka rito. At kung makakatulog ako hanggang bukas umaga, isingin mo ko. Pakasal. Pangalan mo? Ang tawag sa akin, Princesa na lang. Ngunit ang pangalan ko ay Patricia. Nabalitaan mo, ikakasal ka na raw. Totoo ba? Oo. Ngunit ngayong makita kita ay sa'yo ako pakakasal. Totoo? Oo. Sumumpa ka. Sumpa man. Patricia! Thank you.
kung saan ako sasabihin. Sinusubukan lamang kita kung hanggang saan ka makatatagal ng paghahanap sa akin. Ako'y prinsesa ng Tunisia. Binilanggo ako ng isang bruhang engkantada sa isang sulat. Kaya't palayain mo ko't makakamit mo ang aking pagbibig. Palalayain ka na aking mga halimu. Halika rito. Kasandaling bulaklak ang iyong maya ko. Nangangahulugang iniibig kita. Patricia! Talagang iniibig mo ako. Gaganting pala ang pamilya. Demonyo! Bakit mo ako ginisin? Tayong kuman ang buhay mo, hindi mo mababayaran na puto ng panaginip. Paano kung ngayon makikita si Patricia? Sinong Patricia? Si Prinsesa Naranga. Prinsesa ng mga sunga. Katamtama ng kanyang bango. Katamtama ng kanyang ganda. Katamtama ng kanyang pungay ng mga mata. Katamtama ng tamis ng kanyang mga labi. O Patricia. Prinsipe, prinsipe, umaga na. At nakahanda na si Prinsesa Esperanza at naghihintay ng mga taong sasaksi ng inyong kasal. Well, bilisan mo ako. Pinaramdam ko, Prinsesa Esperanza. Ipagpatawad mo, Prinsipe ng Granada. Mga kamahalan, ipinagtatapat ko sa inyo na hindi pa panahon upang mag-asawa ang Prinsipe ng Castilla. Sandali lang. Isang maring sampalan dinulot mo sa reyno ng Granada at ginawa mong pagtanggin pakasal sa aking kapatid. Hinahamon kita sa isa. Hanggang sa mamatay ang isa, bukas, pagsikat ng araw. Bakit hindi ka sumugod? Mugod ka! Ngayon ko nalaman na tuwag pala ang prinsipe ng Castilla. Natanggap niya. Bukas, pagsikat ng araw. Sila mayroong kalihim na katulong. Magkagayon man, tutuputin ko yung puso sa dibdib. Ambot ako. Thank you.
Ibang pagdumi. Sa lupang kastil ay humihingi ng pag-ikat. Muli akong babalik bilang isang mandirigma. At ang bayan ito'y gagawin kong dagat ng dugo. Huwag mo sasabihin kanina mang pinulungan kita. Sa sandaling ipagtapat mo'y tatanggap ka ng parusa. Hindi ako bulang. Nakita kong sa katawan mo tuwang ang espada na bakit. Pagkat sinanggan ni Princess na at kanyang binali. Kamahala. Hindi mo nakita ang Princess ang tulad sa akin. Minanto. Ano ba itong bangong nalalanghap? Kasing bangong ng bulaklak na nasa haras nang tayo sa kong mahal na haras. Totoo. Mahal na rin. Kamahala. Hindi naman buwan ang abril ngayon upang mamulaklak ang mga suha. Sumira ka sa akin. Parusahan kita tayo sa ginawa mo kung tatapat ng aking dito. Parusahan mo ako? Oo. Katawarin mo ako. Ano ba nangyari sa'yo? Patutulugin kita. Patutulugin mo ako? Patutulugin kita habang ano mo, habang hindi nagsisira ang pangpana sa diwan mo. Ay hindi ka masasabi. Sino kong sabo? Ano nangyayari sa'yo, anak? Ano yung nangyayari sa'yo? Inuulog mo kami. Ministro, gisingin mo siya. Mahal na prinsipe. Mahal na prinsipe. Talagang tulog na kamahalan. Talurang mabuti ang prinsipe. Sandaling magising siya. Ay pagbigay alam agad sa klase. Kamahalan, maliyam ang ating hari. Haring Federico, dahil sa kayaan inabot sa aking anak na prinsesa, at dahil din sa pagpatiwakal ng anak kong prinsipe, ay iniyahayag ang pagkikidigma sa Reynong Castilla. Kayunman, ang digmaan ay maripang umuro kung pagkatapos ay pagkaloobin niyo sa aking mador ang gulo ni Prince Ferdinando, Usmad Murada, Hari ng Granada. Ano ang iyong kasagutan? Patihin mo sa Hari ng Granada. Hindi ko maaaring ipagkaloob ang gulo ni Prince Ferdinando. At sabihin mo rin sa iyong hari na ang Reynong Castilla ay handa sa digmaan. Siya na ang konseho, ang pakikidigma sa Granada. At siya na hindi na mababalik. Natatapos pa lamang ang digmaan, digmaan na naman ngayon. Nung unang digmaan, kaming mahihirap ang nagtanggol sa bayan. Subalit ang mga Maharlika ay nagpapasasa sa palasyo. Kumakain ng matagana, umiinom ng masasarap na alak, sanalasing sa piling ng mga babae. Ayaw namin ang digmaan! Minamahal kong bayan ng Castilla. Hindi kong malaman ninyong lahat na ang hari ng Granada ay hinihingi ang ulo ni Prinsipe Menandro bilang kabayaran ng katahimikan na hinihiling ninyo. Papayag ba kayong pugutan ng ulo ang isang taong natutulog? Sagutin ninyo ako, bayan ng Castilla. Kung ang kaligayahan ninyo ay ang kamatayan ng aking anak, ako na kanyang ina, ay siyang hawak ng sandata upang ipamugot sa kanyang ulo. Hindi ako papayag sa pugutan ng ulo ang ating prinsipe. Mamatamisin kong mamatay sa larawan ng digma kesa ipatula sa Granada ang kanyang ulo. Lalaway! Lalaway!
Salamat. Maraming salamat, mamamayan ng Kastilya. Subalit kailangan ninyong pamumuno ni Prinsipe Mirando sa digmaan. Siya ay natutulog. Ano ating gagawin kung dumating ng kaway? Gigisingin ko. Sino gumising sa akin? Wala po, Kamala. Ba't ako narito? Pinadala kayo ng hari dito. Makapal pa talaga ang mga moro. Huwag kang maligalit, Prinsipe Mirando. Harapin natin sila. Ang hindi ko labas sa isa. Manalangin ka, Prinsipe Mirando. Kamahalan, ganti ang kanyang kasama. Ayan, nilulusot tayo. At wala na rin ating mga taong hagdwag. Ay ako na lang lalaban sa'yo. Dulihin mo yung espada! Hindi ugali ng prinsipe ng Kastilya na lumaban sa isang babae. Hindi ako makakabalik sa granada na hindi dalang yung ulo. Huwag malataan tuhod yung Princess Esperanza. Ang mabuti, kumain ka nang lumakas lakas ka. Ka. Hindi ako kumakain ng tinapay ng kalaban. Masarap ito. Ayoko. O ngayon, papawin ko muna ang buto. Hindi pa ako nag-almusal eh, lulubog na araw. Pero kaya mo? Ayoko. Ano? Talagang ibon ng granada. Pakain mo, ipukain ka sa mata. Kung ayaw mo kumain, uminom ka kahit konti. Ayoko. Magiging lasa ng tubig niya ang pag-inom ko. Alam ko makakatagal ka sa gutom. Pero sa uhaw, hindi. Uminom ka kahit konti. Ayoko. Ayaw mo talagang uminom? Ayoko. Ibubuhos kito. Kaya muna naman ako sa mata. Habaan muna yung pado mo. Aroy, tiran mo naman ako ha. Hindi pa ako natatapos minum dyan. Pag magandang loob ka rin lamang, ibig distribution mo na. Ano ibig mong sabihin? Nagugutom ako. Ang pagkain ay para sa lahat. Magpakabusog ka. Oo, magpakabusog ako. Pero tandaan mo, pagkakain natin ay ituloy natin ang labanan. Kaya ang tubig! Uminom ka. Esperanza, balik ka sa Granada at pinantay ka na yung kasintahang si Miramulin. Si Miramulin? Salamat at hindi natuloy ang ating kasal. Kung natuloy ay hindi matatapos ang gera sa buong daigdig. Kapatawad tayo, Prince Ferdinando. Salamat aking patron. Tawa ka ng tawa. Ba't hindi ka makakita sa akin? Saka mo yun!
Mahal kong prinsipe. Kanino mo pa ako kaanggas kabayo? Di mo ako nakita. Wanted na akong patayin sa pananabit. Ngayon, ito pa rin mong iyong pangako. Maaaring ba akong dalhin sa kaharian ni Prinsesa Narana? Tayo na sa Dapo Roon. Salamat at patuloy mong inahanap ang aking palasaw. Dahil dyan, ay bibigyan kitang isang gantimpala. Ito ay kupon ng hari ng mga agila. Kapag sinubo mo sa siyong bibig, hindi ka magugusog. At magkakaroon ka ng lakas na walang kapantay. Lakas na walang kapantay? Ano yung ibig sabihin? Ng bundok. Maaari kang bumulot ng punong kahoy. Maaari kang... Maaari mong durugin sa iyong mga kamay ang... buhay na bato. Ito, durugin mo ito. Isubo mo. Ngayon, nagsisubukan kong bunutin ang punong kahoy. Magaling. Ibig mo sabihin ay magugulat ko itong punong ito? Maliit yan. Magugulat mo pati ang ugat na kahoy na yan na para ka lamang bumunot ng damo. Pagpapatuloy mo ba ang paghahanap sa aking palasaw? Mangyari pa. Hahanapin ko hanggang sa aking kamatayan. Malayong malayo ang binagsak ng aking palasaw. Isang kuok lamang ang patutunguhan. Ang Villa Naranja. Anong gagawin kong paraan upang marating ko agad ang Villa Naranja? May isang paraan. Sa lihib ng mga rubi ay nabibilanggo ang higanting sa tablante. Naiikit ang kanyang ulo sa dalawang bundok. Tulungan mo siyang makalaya. At naniniwala akong tutulungan kanyang makatawid sa dagat na pula. Alin landas ang tutumi sa yungid ng mga rubi? Sino ka? Ako si Tablante. Tulungan mo akong makalaya. At marami akong may tutulong sa'yo. Dapat mong malaman na langit lamang ang hindi ko nararating. Pintuman ng impyerno ay papasukin ko. Pawawalan kita. Kailangan kita sa paglalakbay kong gagawin. Madali ka. Ibinali ka ng mga ibon. Na ikaw raw ang pinakamalakas na prinsipe sa buong daigdig. Paano ka nabilanggo dyan? Ito'y kagagawa ng inkantadang si Magdalena. Isang libon tao na akong nakabilanggo rito. At ayon sa ula, ikaw raw ang makapagpapalaya sa akin. Tanggapin mo sa Atlantic. Yan ang unang hari ng mga agila. Sumo mo yan. Maaari mo lagutin ang mga salita lang nakatali sa'yo. Salamat, kamahalan.
Malayo pa ba tayo sa bilya ng rangha? Kamahalan na ang paanan ng bilya ng rangha. Hanggang dito na lamang ako. Kung kailangan mo ako, tawagin mo lamang ng pabaliktad ang aking pangalan, Ed Nalbat. Panahon na upang mag-asawa ang aking anak. Hindi siya namimili ng uri ng dugo ng lalaking kanyang mapapangasawa. Ngunit, ipinasyan niyang pagkasal lamang sa sino mang lalaki na magkaigit sa kanyang lagas. Ako ang haharap kay Contessa Esmeralda. Matuhan! Sa anong paraan mo ibig tayo magkasukatan ng lakas? Sa anumang paraan niya. Kung gusto mo'y magbuno na lamang tayo nang hindi tayo magkasukatan at magkamatayan. Yayaman din lamang na ayaw mong tayo magkasukatan, hinihiling ko pawala natin ang bakulaw. Kapag tinalo mo, makakamit mo ang aking puso. Sinong unang lalaban? Sinaw ba yan? Harap. Pawala ng bakulaw! Mag-asawa, ngunit sa isang lalaki makakahigit sa aking lakas. Hinahamon kita, prinsipe ng Kastilya. Mahal na kondesa, sa rin ng aking silangan ay sinatawag na duwag ng silalaki nung siya'y nalabog sa isang babae. Tila may katwirang ka, prinsipe. Marahil naman kung aanyayahan kitang mga bayo bago lumubog ang araw ay hindi mo kahiliyan. Asahan mo, kondesa, Esmeralda. Lamang nakita ang kulay ng kagubat. Ngayon ko lamang narinig ang awit ng mga ilan. At ngayon ko lamang narinig ang lagaslas ng tubig sa batita. Kay ganda ng langit. Pag-ibig yata ang sinasabi mo. Maaari ko pong makilalang lalaki. Pinagukulan mo ng pag-ibig na yan. Ikaw na. Ako? Na mamimitas ng bulaklak ang prinsipe ng Kastilya sa Renong Diamante. May laman yata ang sinasabi mo, Conde Antonio. Ngunit ito ang mauliwika ko sa'yo. Ikaw ay wala ng karapatan sa bulaklak na iyong tinutukoy. Sapagkat ikaw ay isang talunan si Paligsahang ating pinaglabanan. Maaaring pinalo ako ng gorilya. Pagkat karaniwan ng anghayop ay malakas kong katawa. Ngunit sa isang lalaki, lalo pa sa isang iwan, ay hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Nahamon mo yata ako, Conde Antonio. Kung yan ang iyong pakahulugan. Papalad ka, Pete. Sa aking ama, ikaw lamang kauna-una ng lalaking nakapasok sa akin. Oo, subalit, makasalanan ang mata ng mga tao. Wala kang dapat ikatang. Sa'yo, higit na matamis ang ubas sa diamante kaysa mga ubas sa rinong kasili. Sige na.
Nananto, hindi ba tama ang sinabi ko sa'yo? Higit sa matamis ang ubas nito. Matamis nga. Ngunit nakalalasing. Nananto, napagkaloryan namin ang aking ama at kaya bilangin ko pang aking maging asawa. Nalalanghap mo bang nalalanghap ko? Namumulaklak na ba ang suwasan yung halamanan? Bakit ba kung alam mo sinasabit mo sa akin? Hindi pa panahon ngayon ang pangmamulaklak ang suha. Nananto, huwag kang marahulyo sa ibang babae. Ang isang marang may karatig lamang ng Ray ng Dumante. Hindi kayo ako. Pupuntahan kita. Ahanapin kita. Sino ba ang kausap mo? Nilalagmas ka ba? Nananto, malimutan mo na ba ang tamis ng aking hindi? Huwag mo kong limutin, Nananto. Hindi. Hindi kita malilino. Hindi mo ako malilino? Kailan ba yung pakakasal? Kailan mo ko dadalaman ng Nananto? Ngayon din. Ngayon din. Ngayon din? Pagpapa ko muna. Dapat mong marami. Ako si Kundesa Esmeralda, pinakamayaman sa buong Delphi. Pag sumasamahin mang lahat ang yaman ng ibang hari, ay hindi mapapantayan ang yaman ng ating ama. At ang lahat ng yan ay para sa'yo. Kulinado, bubulagin kita lang hindi mo makita mandaraya niyang kagandahan. Saka na ron. Ano nangyayari sa'yo? Narito ako, Minandro. Hindi ako makakita. Hindi ako makakita. Hindi ako makasahal na. Ang dahil sa'yo, binulag niya ako. Layuan mo ako. Pinurusahan niya ako dahil sa magdarayan niya. Minandro, ang hindi mo sabihin na hindi mo ako mahal? May iba kang iniibig? Oo. Pagbuti pang nabulag ka na. Hindi kita. Dudurugin ko kung sumusulad ng pagdurog ko sa ubas na ito. Nakakakita na ba ang mga? Wala pa akong nakikita ng anuman. Madilim pa sa aking paligid. Nalangap. Ang bango ng bulaklak ang suha. Suha na naman ang narinig ko sa'yo. Hindi mo ba alam na ikakasal na tayo? Ikakasal? Ang mulwa ka ng asubispo na magkakasal sa inyo. Pabihin ka. Asubispo? Manol! Hindi. Hindi ako maaari ikasal. Hindi ako maaari mag-asawa. Hindi ka prinsesa na rang, ha? Walang makakasupin sa demonyong yan kung di ikaw lamang. Mabuti pa'y sumunod ka na ng mahusay. Huwag mo akong pagalitin kung papalihan kita ng buto. Miranda, malaman na hindi kita pinatulang sa arena. Pinagbigyan kita. Bahal kung gantong bulag ako, ay magkakasubukan tayo. Magkakasubukan? Nakakahawa kang patulang, Miranda. Huwag ka nang maawa. Gawin mo yung sinasabi mong babalihin mo ako. Iba ang prinsipe ng Kastila. Sandaling salingin niyo ako. Ay gigibayin kong palasyo nito. Fernando, huwag mong gibayin ang aming palasyo. Nalalaman kong hindi mo ako minamahal. Palalayain ko sa akin. Akali. Tom Delenes, duwag lamang ang pumapatay isang taong bulag. Lalo na kung nakatalikot. Esmeralda, ang pag-ibig na nakakita ko ay magpaibig. Eros, sumama pa sa akin. Ito na ba ang bilya na nasa? Ito na nga. At nasubukan ko na rin ang katapatan ninyong pag-ibig kay Princess Naranja. Dahil dyan, ay ibabalik ko sa iyo ang ilaw ng iyong mga mata. Tumingala ka. Ano
dapat pasalamatan mo ay ang takas ng bulaklak ng na mong tinatakbo sa iyong mga mata. Paalam na, Princeton na. Lala! Lala! Lang ka. Malaligaw sa damong ito ang sisipin ng aking panaginip. Napakatagal nang hinihintay ko ang kanyang pagsilang at pagdating. Dito! Dito kay tatayo ang... Hayaan. Hayaan ang aking palasyo. Hintayin mo ang aking prinsipyo. At dalhin mo siya sa aking palasyo. Makapangyarihan sa buong dalit. Tumanda ako at tumanda. Nang dahil sa paghihintay ko niya. Sa isang 1,000 taon. Hihintay mo? Sa loob ng 1,000 taon? Oo. Sabagat hinihintay ka. Minahal na kita nang hindi ka pa'y sinisita. Ano yung tunay niya sinasabi? Kaya naman hindi maaaring may bisik pa'y sinasabi. Sa isang pangit. Na isang pangit. Ang sasabig ng kasutan niya ay sapat nang makapawing uhaw sa mga tao. Isang patak lang ang iyong iinom. Sapagkat pag inubos mo, malulunod ka. Ang tubig na yan ay galing sa balon na tinatanuran ni Prince sa Matangha. Hindi na ako nabuha. Ituro mo lamang sa akin ang balon ni Princess Narada. At bakit? Bakit sa ang babaeng iniibig ko? Walang sino mang babaeng makakaagaw sa akin sa iyong pagbibig. Ito ang pagbibig. Nagugulagang ka lamang. Sapagat ako! Ako ang pinakamagandang daigdig. Pagmasdan mo ako. Pagmasdan mo ako! Rama? Ikaw, prinsipe na namin. Kung ibig mong umalis, ay makalalakas. Ikaw ba si prinsesa? Ikaw ba si Prinsesa Narada? Kung ibig mong malaman, kung ako nga o hindi si Narada, ay langhatin mo ang aking kapangamahan. Hindi. Hindi ikaw si Prinsesa Narada. Nalangat po ang kabungon ni Prinsesa Narada sa aking pagkakas. Ikaw ay isang engkantadang bruha. Yayamang hinamak mo ko ay papamangitin ka!
Prinsesa na rin, ha? Oo, ako. Bakit hindi ka umahon dyan na mapupugitan ng halik? Hindi na mapupugitan ng pigilid yun ang aking puso. Halik ka, mahal kong pinag. Dinaramdam ko, Pin. Ngunit hindi pa ako mahal sa ibig ng mga tao. Habang nabubuhay, si Magdali yun. Malapit na siyang mamatay. Nadaganan siya ng malaking haligin ng iba sa magtatagal pa ang kanyang buhay kung hindi mo gagamitin ang palaso. Saan ko matatagpuan ang palaso ni Pupilo? Tumingala ka, palaso. At ang suhang kinalilibingan ko. Huwag mo pitasin ang suhang. Kapag ginawa mo yan, ay tuluyan ang sinumamatay. Bunutin mo ang palaso. At siya mong gamitin pamatay kay Magdalena. Baka masaktan ka, mahal kong prinsesa. Hindi. Nakalihis sa katawan ko ang palaso niyan. Saktan ka ba? Hindi, mahal kong prinsipe. Alis na ako, mahal na prinsipe. Magbalik ka, mahal kong prinsipe. Magbabalik ako, mahal kong prinsesa. Isa pa, mahal kong prinsipe. Ito ako pala. Ibayag na lang. Nasanguta sa iyong buhay. Saan ko mamamatay? Saan ko mamamatay? Anong gagawin ko? Anong nga ng mga mata ko sa dami ng bunga? Itawan mo ang palaso at siya magtuturo ko sa nakalala. Mabibitas ko. Sabi ka, sabi na ako makalaya.
hindi naman gusto mo ang tiyanak, nilitaw ako. Ikaw nga ang pinakamarilag na babae sa ibabaw ng lupa. Sumama ka sa akin at dadaling kita sa Reno, Castilla. Dinaramdam ko, hindi ako maaari umalis sa Villa Narada. Susundin na yung mga lupa. Luluha lamang ako kung ako. Hindi ka nila pipintas ang Patricia. Talagang sino ang pipintas sa iyo? At maaari bakit ang iwan dito sa kagubatan? Dala mo kanina ang Mahia Blanca? Buksan mo sa huling dahon at basahin mo. Bitasin mo ang pangalan ko sa huli at ako'y mawawala. Ubni, Maji Ubni, Patricia. Patricia, saan ka na ron? Aking pangalan. Maji Ubni. Maji Ubi. Magbabalik ako sa Castilla. At susundin ko aking mga. Sa ibang babae, tuluyan mo na ako malilimutan. Hindi mo na ako makikilala. Nauulol ba si Prinsipe Milando na halip pa siya? Ikaw lang mo, hindi ko mahalikan. Balon. Paano magiging prinsesa ang aming magiging maruga? Itayin siya. Patricia. Ugni Maji. Mahal ko, narinito ako. Ba't ka umitim? Paano? Balik na mo sinabi yung Ugni Maji. Sabi ko, tingnan mo, umitim ko na ako. Sinamuhay ang gawa niya. Pinagro. Kahiyaya ka. Ang bugas nila. Patricia. Wala ka naman magagawa para bumalik. Putang maligalig. Babalik din ang dati. Mahal na nga rin. Huwag niyo siyang hahamakin. Nahanda ka makapakasaw sa dulitang yan? Tayo na, Patricia. Ako'y naunod. Ilan surang ito ang nagsasalita? Ako nga.
Hindi ba't malaya ka na? Hindi ba't ikaw ang kakasal kay Prinsipe Minango? Hindi. Pinagtaksyonan ako nung nagkita si Manilita. Ano ang ibig mong gawin ko? Tutulungan kita, anak. Tutulungan kita. Dinarandam kong kakaunting dumalo sa kasal ng aking anak. At nalalaman kong nagtambobo ka sila dahil sa pakasawa niya siyang... Negrita, ngunit ang aking kapangitan ay panandalian lamang at darating ang araw na magbabago ang aking balahibo. Huwag ninyong pagtatawanan ng aking asawa. Kaya nasa ilalim lamang na kapangyarihan ng Maya Blanca. At darating ang araw na magpapalit ang kanyang balihibo. At magiging maputing-maputi siya. Kasing puti ng bulaklak ng suha. Kaya tigalan ninyo ang reyna ng Kastilya. Ang kanyang kamahalan, ang hari ng Tunisia. Mga kamahalan, nang tanggapin ko ang panyaya sa kasal, ay inisip kong hundugan ang mga ikakasal ng brilyante Esmeralda, Sapiro at Perlas. Subalit nagbago ako ng pasyal, pagkat nalalaman ko ang reynong Kastilya ay mayaman sa mga halagang bato. Kaya't pagdamutan niyo ang napili kong handog sa bagong kasal. Sunan niya ay walang kasintanis. Nagpapasalamat ako at hindi pa nagsisimula ang kaya. Nakikiusap ako. Natikman niyo ang ating handog. Isang liha lamang sa bawat sampanaon. Bigyan ang upuan ng hari ng Tunisia at ang kanyang ministro. Senador, akin ang tuwa. Pagbibigyan ko ang hari ng Tunisia. Minandro, huwag kang titikim sa suhan yan. Kung mahal mo ako, sundin mo ako. Mga kamahalan, iisang buto lamang meron ng suhan yan. At ang sino mang makakuha ay magiging mapalad. Yan nga ang buto, mahal na Reyna. Mapalad kayo. Kailangan ipungla natin ang buto ngayon din. At kung hindi, hindi natutubo. Kung ganun, tayo na sa atin. Ba't yung kakaganyan? Kapagkat yan ang suha na yan, yan ang magsisira ng ating pagmamahalan. Huwag kang sumama kundi magpapakamatay ako. Hindi na ako sa kakamahal. Mahal ko, ang bagong kasal ay hindi na dapat mag-at sa'yo pa ng panahon. Hindi ko lang makita ang Reyna sa pagkitayin ng buto ng suha. Ngunit mahal ko, ika-antok na ako. Gusto ko nang magpapahiya. Ikaw, sa pata, ay sumukli karakaraka. Para iingatan niyo ang puno ng suha niyang kamahalan. Kapagkat magkakaroon ng kaugnayan sa inyong buhay, mahal na kayo. Ngayon lang tinanim. Kung hindi sumukli. Ito tinigit sa mga bulat lang. Kay Bangorio. Walang kasimbawa, mahal na rin. Sa laging mong mahal na hari.
babalik sa namalong masawa. Naisigil ako. Bakit? Ang suwa nang itinanim ng iyong dinahay. Nakakasakit ng ulo. Eh, anong gusto mo gawin ko? Tuparin mo ang iyong pangako. Patuloy mo. Kung ikaw liligaya mo, ay tutuparin ko ang ating pangako. Kukunin ko ang pinakamatalim na palakor sa palas. Mahal kong hari, tingnan mo. Namumulaklak na ang suhang kahapon ko lamang itinanim. Isang simula ng kapalaran. Patanuran mo sa mga bawal at lapatan ng parusa ang sinumang mga has nang pumutol ng kanyang mga sanga. Gagawin ko. Ngayon din ang utos ko. Narito ang palakor. Marag ka, Patricia, sa gagawin kong pagputol. Salamat, mahal ko. Pinagdugo na rin na nabantayan mabuti ang punong ito. Putulin ang kamay na sino mang mga sa pagitas ng bulaklak o dahon. Ano, Christy? Ano ka doon naman, Christy? Pusuhin niyo utos na rin, ha? Pinagdili na aking asawa. Pusuhin ang punong ito. Huwag mahalin ako! Tawag niyo daw ako, mahal kong mama. Tingnan mo. Tingnan mo naging buka na yung kapangahasan. Bakit mo pinutol ang puno? Kinalulungkot ko ang nangyari. Sinunod ko lamang ang kahilingan ng aking asawa. Hindi ko maalis na mahalin mo yung asawa ni Krita. Hindi mo naman maalis na mahalin kong aking Reyna at Imina. Inuutos sa aking patanuran kong puno. At nasabi sa iyo ng mga tarot ang parusang igagawad ko sa sino man mga has sa puno nyo. Prinsipe Melandro, nalimutan mo na ba na hanggang ngayon, ako pa rin ang hari ng Castilla? Melandro. Anak. Pagod ang pagkakit. Pagod. Patawarin niyo ko. Alam mo, nang pinapala ko yun, ang tunay na suha, nakahandang ako. Ang tinanak niya, ni Kevin, ang aking hininga. Anong kaugnayan niya sa puno ng suha? Sabi ng hari ng Tunisia. Tapos, sinamang magsabi, sabi ko ng suho, ay makakaroon ng kaugnayan. Ito ko niya, Tihor. Hindi. Mahal sa amin. Mahal, pagkita sa isa sa puno ng suho. At mahal din kita nang higit pa sa aking buhay. Ito. Ang gambalay ng inyong katalimutan. Tinawag mo akong hari. Tinawag niya akong Reyna. Patay na rin po ang mahal na hari. Dinamdam niya ng labis ang pagkamatay ng mahal na Reyna. At bilang tagapagmana ng korona, ay kayo na po ang hari ng Kastilya. Isa na akong Reyna! Isa na akong Reyna!
Ay, yung tingnan mo, namumulaklak na naman. Ang manahari. Huh? Ayan, tingnan mo, ayan. Tingnan mo, namumulaklak na naman. Araw-araw, pinagpuputo ko sa'yo. Tingnan mo yan, namumulaklak na naman. Bugtong ng Diyas ang sinama. Araw-araw ay pinuputol kong puno yan. Subalit pagdating ng gabi, ay muling tumutubo at namumulaklak. Ano kailangan mo, ministro? Hindi daw po kayong makausap ng kulubi ito. Kamahalan, ang aking pong asawa ay naglilihi. At ang kanya na paglilihan ay ang suka sa harding. Maari po ba ipagkaloob ninyo sa akin ng bunga noon? Ministro, ipakain sa baboy ang bunga ng suha. Ministro. Diyan na lang, ha? Suha. Pingin naman, ha? Suha, kayo ako. Kayo ako. Kamuha na bigay. Kamuha na bigay. Pingin. Ito, ito ko tatalo pa. Huwag, ako na. Kamuha ako na. Ako na. Magaling akong tumalo. Nakita mo. Ikinaglilihi ko pa lamang ay sumilang na. Ano sila yun? Sino ka? Ako si Princesa Narama. Ngunit tawagin niyo na lamang akong Blanquita. Blanquita? Bagay na bagay sa kanyang pusino. Suotan niyo ako ng ayos sa likod. At sa iyo lang. Ano nito kong sabihin? Galing niyo ako sa pamilya na kasi inyong ipagbili. Ha? Papayag ka ba? Huwag! Ayaw ko! Kaya sagal-sagal ka namin hinintay sa aming buhay. At kay hirap ko bago ka tayo isubilang. Ngunit hindi ako nababagay sa isang subong ganito. At ay para sa palasyo. Ayaw niyo bang magkaanak ng isang reyna? 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 Hindi mo ganito ba? Sige ba dali ka na? Kung pala ba? Reyna? Tapos ka natin nalulungkot nila. At pagkat wala na akong nakikita ang kagandahan nito sa palasyo, malay ng pangit! Walang liwanag. Isang laksang halik nang naibibigay mo siya. Dapat mong malaman na lahat na naging hari sa Kastila na mayroong isa o dalawang magagandang halik na naglilingkod sa kanya. Bilang salay. Amot ibigay kita ng magandang alipin sa pamilya. Tayo. 15,000, mahal na rin. 20,000 piseta. 20,000. 20,000 na. 100,000 piseta. 100,000 piseta. 100,000 piseta. Mahal na rin. Tawad ko ang korona ng Kastilya! Mayroon bang kayamanan? May higit pa sa korona ng hari! At ang ataw nito ay hindi lamang kayamanan ng Kastilya ang nakataya. Humintay pati ng karangalan ng hari ay tumututulungan ninyo! Hindi magtagusto ang hari sa magandang alipin. Punang alipin. Ay si Prinsesa Daranga at sinawara ng hari ng alagal ay isang korona. Kaya sinawara ng hari ang alipin dahil sa pagmamalasan niyo. Mahal, Reyna. Huwag ka na lumabas. Sumapit ka. Fernando, anong klaseng tingin niyan? Malagkit na malagkit. Tila naakit ka sa isang hamak na alipin na yan. Ang hirap naman pakibagayan ng inyong ugali. Sala ka sa lamig, sala ka sa inyo. Kasalanan ko ba maghanap ng isang magandang alipin? Kasalanan mo, mahal kong asawa. Ah, ganon. Pwis, tayo na sa labas. Thank you.
Bigyan kita ng aral upang malaman mo ang gagawin mo rito sa palasyo. Ngayon lamang ako nakakita ng isang alipin na ganyan kaganda. Tama kayo, kamahalan. Ang kanyang kagandahan ay kasing halaga ng korona ng isang rey. Kapag ako'y sinabi mo, hindi ako masasaktan. Tulungan mo ba? Gusto ko muli makita ang kanyang kagandahan. Gusto, tinanong mo ba ako? Hindi, kamahalan. Maaari po ang sasaktan. Kung nasusuklam ka sa niya, ay gawin mo siyang kardinera. Sulong sa atin! Lalong gumaganda ang halaman ng ito kung kapiling ka ng mga bulaklak. Salamat po, kamahalan. Anong pangalan mo? Blanquita po. Bagay na bagay sa iyong kagandahan. Ang totoo ay, ikaw na ang pinakamagandang babae na nakita ko sa ibabaw ng lupa. Ganyan pala, mga hari. Nakalilimot sa pangako. Nakikita ka na, hindi ka pa nakikilala. Anong ibig niyong sabihin? Nakita na kita nung araw? Inilapit na ako ng kapalaran sa kanya. Ngunit, hindi pa rin niya ako nakilala. Sino bang tinutukoy mo? Ako? Ngayon naman kita nakita. Nando! Hindi lang mangyayari. Kawawa naman ang alito. Pati ba naman ikaw ay hardinero na? Hoy, babae! Bakit ka nakipag-usap sa akin? Siya ako nakipag-usap sa akin at hindi ho ako. Pinagbabawal ko sa'yo na wag ka makipag-usap sa akin kailanman! Maintindihan mo! Pukting mabuti na ako, ano? Malaki ang itinutuhin niyo, kamahal. Dalihan mo! Paligo pa sa gatas ng kambingan. Puputi na ako. May isa na pong alitin, kamahala. Umupo ka. Roma, sino ba ang mas maganda ko sa aming dalawa? Kayo po, kamahala. Narinig mo? Sino ba ang mas maganda sa ating dalawa? Ikaw o ako? Magsalita ka. Huwag kang sinuwalid. Hindi naman niya dapat pag-itanong. Ang salamin lang siya nga ka to kung sino mas maganda sa akin. Ako! Kayo! Kayo! Taas mo pa mo. Taas! Rama, tingnan mo kung sino ang may makinis na balat sa aming dalawa. Magastang na magastang. Makinis. Kasing-kinis ang mga. Maging sa kagandahan ng dibdib ay mas maganda ang dibdib ko sa'yo.
Salamat po, kamahalan. Anong kasalanan mo? Inubaran ka ng Reyna. Wala po. Wala. Sumaling, hindi ba't binalita mo sa buong kabaharian na mas maganda ka kaysa akin? Hindi po. Hindi po totoo yun. Huwag kang tumingin sa sala ko. Misa pa, huwag kang tumingin. Rama, alisin ang aliping ito. Kaya. Minalo, sandali na lang at babalik na ang dati kong kagalbahan. Sulda-sulda-sulda, irugali ka na. At ating mababatid kamis ng pagsinta. Ikaw ang tangi, pag-ibig at miti. Sa isang libo mong halik, ako ay puputi. Rasulda-sulda-sulda, irugali ka na. At ating mababatid kamis ng pagsinta. Ikaw ang tangi, pag-ibig at miti. Sa isang libo mong halik, ako ay puputi. Ay, ako ang prinsesa na Rangha. Prinsesa na Rangha. Sa buong daigdig ako'y kilala. Sulda-sulda-sulda, irugalik ka na. At ating mababatid kamis ng pagsinta. Ikaw ang tangi, pag-ibig at miti. Sa isang libo mong halik, ako ay puputi. Sa isang libo mong halik, ako ay puputi. Sa isang libo mong halik, ako ay puputi. Ba, sa 1,000 halik ay puputi ka? Oo. Babalik ang dati mong kagandahan? Oo. Uumpisa ako na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Huwag mong dilisyon masyado, hindi ko na mabilang. Gandahan lang ako. Lima. Anong. Sigihin mo naman para kong mararamdaman. Walo. 314. Sundan at 15. Inandro, dumadalang na masyado yan. Bahay ko, Vena. Pabayaan mo naman ako magpahinga. Ministro. Ministro Alberto. 316. Ilan na ba, ministro? 900 at 908 na po, kamahalan. Ministro, hindi tama. 900 at 907 lamang. Tama po, kumakalan. Hindi ba na, ministro? Tatlo na lamang. Rama, dali. Pulbusan mo ako, dali. Ministro, kung pawis ko. Ang lalago. Hindi ka. 900 at 908.
siyam na raan at siyam na put siyam. 1,000! Ba't hindi ka puputi? Kasi itig ka pa ng uling. Ministro, hindi tama yan. Oh, sandali na po. Sobra pa po ng isa. Oh, nakita mo na? Sobra pala ng isa, kanya pala po hindi na pumuputi-puti. Ano, umpisa ulit tayo. Ano? Maluloko ako. Maluloko ako. Alberto, ibig kita niya pa. Ano po may paglilintip ka sa inyo, mahal na rin? Wala ka na bang hangarin na umunlad ang iyong sarili? Kamahalan, walang taong hindi naghangad ng kaunlaran sa kanyang sariling buhay. Magaling. Magaling. Bibigyan kita ng tungkulin at kung matutupad mo ay gagalitin palaan kita. Nakalaan po akong maglingkod sa iyo, kamahalan. Matutupad, kamahalan. Hindi na babagay sa iyo ang maging isang hardinera lang. Ang bagay sa iyo ay sa palasyo. Kung mabibihisan ang iyong buong katawan ng mga Diyos, ay lalong titingkad ang iyong kagandahan. Kung tatanggapin mo ang aking pag-ibig, ay mahahango ka sa pag-ibig. At ipagkakalob ko pa sa iyo ang aking karangalan at sampu ng aking mga kayamanan. Ministro Alberto, inaulit ko bang sasabihin sa iyo ano mang kayamanan? Ay hindi mo kakasiyan ang aking puso sa damdamin. Ang pinakaninitsi kong kayamanan ay ang sinanla kong pag-ibig sa lalaking minamahal at iniibig ng aking kaluluwa. At sino naman ang mapalad na lalaking yan? Ibig mo bang malaman? Ang hari ng Castillo. At ipagkikirihan ang hardinira sa ministro. Tawagin ang ministro. At ang hardinira. Opo, kumahal. Rama. Kamakal. Sa likod ko. Pinatawag daw po ninyo ako, kamahalan. Ministro, alam mo ba na nabag sa isang maharlika na makapagsintahan sa isang alipin lamang? Alam ko po, kamahalan. Subalit, ako po yung lalaki. Lalaki po, kamahalan. Balintuna po yung tangang manok ay tumanggi sa palay. Kung gayon, ang ugas na napatuto ka sa ibon. Alam mo ba ang parusa sa isang alipin na umibig sa isang alagad ng hari? Sagutin mo ang tanong ko sa'yo. Kamahalan, hindi ko po kasintahan ang ministro. Bigla na lamang niya akong liyap sa hardin. Sinungaling, hindi ba't gabi-gabi nakikita kita sa hardin? Ikaw at saka ang ministro. Hindi ba, Ram? Opo, kamahalan. Gabi-gabi nagtatagpo sila sa hardin. Sinungaling kayo. Mahirap lang kami. Ay wala sa lahi namin ang pagkasintahan sa isang lalaking may asawa. Ginagro, papayagan mo bang tawagin akong
sinungaling ng isang alipin lamang? Parusahan mo siya! Hatulan mo siya sa kamatayan! Pinag-uubaya ko siyang pagpaparisa sa kanya. Hindi naman ako gaano malipin. Hindi ka mamamatay. Hihiruhan lang kita ng nagbabagang bakal sa mukha. Kamahalan, pasasalamatan ko pa kayo kung ang iyahatid mo sa akin ay kamatayan. Bakit kamatayan ang hinihingi mo? Sapagkat mabuhay man ako ay para na rin akong patay. Kung habang panahon mong tataglayin ang tatak ng kahihiyan sa aking mukha, kinabas ang alipin ko. Sandali lang. Gusto. Iniibig mo ba si Blanquita? Hindi po, kamahal. Kung gayon ay nagsasamantala ka na, may batas na nagpaparusa sa mga sarawang ganyan. Ay, ako po'y magtatapat na sa inyo, kamahalan. Iniibig ko po si Blanquita. Ay, isang pag-ibig na sukul hanggang lang. Sinungaling! Hindi po, kamahalan. Ano mo sabihin na iniibig mo ng tapat si Blanquita? Opo, kamahalan. Sipa man po, kamahalan. Kung gayon ay, akuin mo ang parusang inaalang sa kanya ng mga narina. Ikaw ang heroin sa mukha! Mahal na rin ah. Pag pinarusahan mo ang ministro ay magpapakamatay ako! Mahal na rin ah. Masusundan niyo ang pagustuhan. Kung gayon ay dalhin ang alipin niyan sa bilangguan! May bahid ng kamandag ng isang asong ulol. Dito ang inagay ang anak at yak na mauulol si Minando. Kamahalan, napakahirap ng ibig ninyong gawin ko. Ang hari Minando ay napakalakas. At kaya niyang wasakin na buong palasyo. Maaari mo matay tayo lahat. Wala na siyang ating-ating na sa akin. Rama, alam mo na ang inyong gagawin. Ito, kamahalan. Ano nga pong gabi pala ko, Mahal? Ang trono ng Kastilya. Matutupad ka, Mahal. Kung hindi ko pinatatawad lahat ng iyong mga utang, marahil ay ubus na ngayon kaya, Mahal. Pumamarapati ng kanyang kamahalan. Kaya ko naman ang lalaban sa susunod. Maghintay ka, Ministro. Kamahalan, nakalimutan niya ang paborito niyong anak. Bawi, kamahalan. Mate. Salamat. Mate? Ano? Konting tinatay ng hari. Ibig kong marinig ninyo ang kanyang karayahan. Kondesa Darrell. Kagalang-galang na komisyeho. Ako'y humihingi sa inyo ng katarungan. May batas tayong umiiral na nagpaparusa sa mga taong nasisiraan ng bait. Lalo-lalo na sa pumapatay ng tao. Ang isang hari ba'y hindi nasasaklaw ng batas na ito?
Nagalang-galang ako sa'yo. Ako'y nag-aalinlangan kung ang hari nga ay nasisira ng bayit o hindi. Patutunayan ko sa inyo na ang hari ay isang pulol. Sirdogo, ipasok ang hari. Sa'yo. Hindi ba bali yan? Hindi ba ba sapat ang inyong nasaksihan? Pagkakatiwala pa ba ninyo sa kanyang mga kamay ang katiwasayan ng Kastilya? May kapira ng ministro. Dapat parusahan ang hari. Kung hindi, baka maubos tayo lahat dito sa korte. Kung gayon, pinatulan ko ang hari sa gulong ng kamatayan. Unti-unti natin siyang papatayin hanggang sa matanggal ang kanyang mga paa at kamay. Makalalayan siya at makalalaya ka rin kung tatanggapin mo ang aking pag-ibig. Hindi nang maaari pagsasira ng lalaking namin kong ibig. Ibig daw makita ng Rena ang unti-unting pagkamatay ng isang haring ulol. Marahil ay malapit sa kanya kamahalan. Salbong siya. Patricia? Patricia? Patricia! Pagkakabahan!
Alejandro. Salamat at nakilala mo din ako. Pag tumakas tayo sa puso mong palasong ito. Ministro, talagan mo ako. Talagan mo! Ano bang nangyayari sa akin? Saka ako na paliliwanag. Ano ba talaga nangyari sa akin? Bakit ako narito? Inutos ng ministro mo, patayin ka. At ang nigitang naglinlang sa'yo, ay abo na ngayon. Ayo! Mayroon ka! Opo, mahal na prinsipe.